Ituloy-tuloy na natin sagutin isa-isa yung mga katanungan ng ating mga kababayan, no? Eto po, yung susunod na tanong, affidavit of loss, kasi nawala po yung valid ID niya. Oo. Pwede ko kayang ipablotter? O pwede, ano to? Ulitin ko Sir, paano po ba ako makakakuha ng affidavit of loss? Kasi nga po nawala lahat ng valid ID ko. Nanakaw kasi sling bag ko. Pwede na kaya yung blotter photocopy ang ipakita ko sa notary office para din sa driver license ko na nawala ang affidavit. Ang affidavit na yan. Okay. Ganito po ang pinakamaganda po ninyong gawin. Ano po? Police report. Tama po. Okay, tama po yon. Meron na po kayong police report. Pupunta po kayo ngayon sa affidavit, sa notary office. Sa notary office po, sa inyong lugar. Tapos, doon po kayo magpapagawa ng affidavit of loss. Okay? Ipapa-administer po natin yung affidavit of loss. And then, i-itemize nyo na po lahat-lahat doon ng mga bagay na nawala. Mula po doon sa halimbawa, mula sa SSID, na may ID number na ganito, ganyan, mula doon sa voter's ID na may ID number na ganito, ganyan, okay? Kung wala kayong maiprovide na ID number, mas maganda po meron talaga eh, no? No? Pag pumunta po kayo doon, dapat meron po kayong kahit man lang ID number, no? Kung wala, kamukha halimbawa ng voter's ID, okay na po yon, kahit walang number, kasi sino ba makaka-memorize ng voter's ID number? Pati yung UMID, yung UMID, UMID number, ang haba din nun, di ba? Yung 01110, ang dami, di ba? So, kahit man lang yon, na memorize natin, kung wala talaga, sabihin lang natin na wala. Ano pa yung mga bagay na nawala? Pagsamasamahin mo na. Yung ATM mo halimbawa, kasama rin sa nawala sa iyong sling bag, o diba? Isulat mo na din doon ang halimbawa, Metrobank account, Metrobank ATM card, nawala din. Tapos nawala with bank account number, chuchurut, ganon. Okay? Tapos ano pa ba yung nawala? Lahat ng mga possible na mga dokumento na mahalaga, eh dapat maisama muna sa isang filing ng affidavit of loss mo na ipapa-administer. Okay? So, yon. Tama po. Pwede pong ganun ang gawin. Anong gagawin? Dala ang iyong police report, pumunta ka sa notary office para magpagawa ng affidavit of loss at lahat ng mga dokumento mo na nawala ay ipa-administer mo na o paggawan mo na ng affidavit of loss. Okay? Susunod na katanungan, sir. Nasa Hong Kong po ako, new subscribers po ninyo. Pwede po ba ako magpagawa ng affidavit of loss kahit nandito po ako sa abroad? Pwede naman po. Pero ang gagawa po or magpaproseso po niyan, dapat meron siyang tinatawag na special power of attorney. Attorney na naman ako. Special power of attorney. Kapag nasa abroad ka, ganito ang pinakamaganda mong gawin. Yung kamag-anak po ninyo, yung asawa ninyo, magulang po ninyo, o anak po ninyo, pasadyain nyo po sa notary office, no? Sa notary office, sa public attorney's office, kung paano po nila kayo matutulungan, no? Kasi sa pagkakaalam ko po talaga, kailangan po, dahil wala kayo dito, meron kayong special power of attorney. Dahil yan, ganyan na ganyan po ang nangyari sa misis ko. Dahil si Joel, nasa ibang bansa po siya, at si ate niya, si Michelle po, ang nagpa-process ng mga legal matters or legal documents niya dito sa Pilipinas. So, si Michelle po, bilang kapatid, kinuhanan po siya ng special power of attorney ni Joel, nung kanyang kapatid na nasa abroad, para siyang mag-asikaso ng mga legal documents niya dito sa Pilipinas. So, I think, no, Ma'am Lucid Dream, yan po ang pinakamaganda po nating gawin. Ano po? Na isa sa mga kapatid po natin ay bigyan po natin or makapag-secure po ng tinatawag na special power of attorney para siya po ang mag-process ng mga affidavit of loss na ninyo, di ba? Yung mga items na kailangan po ninyo. Susunod, sir, ano po bang kailangan para sa affidavit of loss ng ID ng first owner na wala po kasi nung naglipat ng bahay, hindi ko na din makontakt si first owner. Ano po ba need? Okay. Kailangan mo ng affidavit of loss. Ngayon, yung ID ng first owner nawala na. Okay, ano ba yung nawala? Affidavit of loss ng ID?
naglipat ng bahay. Siguro ano to, hindi ko magets ha. Hindi ko magets, sa totoo lang. Siguro na ano ba yung motor? Ano ba, ORCR ba yung nawala? Okay. First owner, ano po ba need? So, nawala yung ID. Sir Kerobin Calios, paki-comment down below. Ano po yung nawala? Yung ID po ba yung nawala na papagawa ninyo ng affidavit of loss? O may iba pang bagay like ORCR, no, na hindi sa inyo nakapangalan, sa first owner nakapangalan yung motor, o kaya naman yung bahay, no? Ano po ba yung nawala? Deed of sale po ba? O ORCR ng motor o anumang kagamitan, okay? Susunod po kay sino na to? Paano kung nawala yung UMID ID? Ano pong kailangan? O sige, kung anong pumunta lang po tayo sa affidavit o sa notary office or sa PAO para po kumuha or magpa-administer ng ating affidavit of loss. Okay. Aha, aha. Maraming salamat po sa mga nagtatanong na walang susi. Sir, nawala po yung susi. Sir, lost of keys po. Sino yon? Nawala daw yung susi eh. Anong su? Affidavit of loss? Pwede din siguro. Diba? Halimbawa, susi ng mga kotse. Diba? Papaduplicate ka. Bago ka magpaduplicate, kailangan may affidavit of loss ka na nawala talaga yung susi. Pwede din. Okay. Paano kumuha ng affidavit of loss na passport? Nasagot na natin yan. Okay. Yun lang po muna, ladies and gentlemen. Ang dami nagtatanong. Thank you so much po sa lahat ng mga nanonood. Nagtatanong sa atin na nagre-react. Kung meron pa kayong mga katanungan or gustong malaman, ladies and gentlemen, feel free to comment down below ng inyo po mga katanungan kay DJ Chico at ating pong sasaliksikin kung paano po natin masasagot ang lahat ng yan. Maraming salamat. Enjoy the rest of the day and God bless po!